Hello mga ka-G-Lab. So ngayon ang ayusin natin ngayon ay OMAC 1518BT ng DB. So dati inayos na ako nito dati. May video ako dati nito, yung no sound. So itong problema nito ngayon ay sabi ng may-ari may umusok daw. So hindi ko na dapat sana nga to ganyan inon. Baka dumami pa. So tingnan natin mamaya. Let's get started. So, ito na siya ngayon, nakabukas na. So, yan, naka-power on na siya. So, mapapansin nyo, ang napansin ko agad dito ay yung relay niya, yung pinaka-main relay niya, yan, nasa baba na yan, ay hindi nag-switch on o hindi naglagatik. Pero itong dalawa na to, okay to, yung dalawang relay sa speaker, A and B. So yan, umiikot nga yung pan. Ibig sabihin, naka-on to. Yung isang pan, iikot lang yon pag tinaasan mo na yung volume o may sound ka na o may nadetect na siyang kunting init. So una natin gagawin para malaman natin talaga kung bakit hindi ito nag-switch on yung main relay niya, magbabias tayo, voltage bias. Kasi may posibilidad na once na mag-abnormal itong voltage bias natin dito, hindi talaga yan mag-switch on yung relay. Ibig sabihin, naka-protect na yan mga ka-G-Lovers. So, kaya titingnan na, ito yung relay driver niya. So, titingnan natin. Una natin gagawin ay, yung lagi kong ginagawa ay yung mag-voltage bias tayo. So, pag good itong voltage bias, so basically, ang gagawin natin, kasi hindi naman nag-switch on yung relay, itatry muna natin i-bypass yung speaker natin. Once na mag-good yung audio natin na malinaw, ibig sabihin sa relay driver yung sira niya, mga ka-G-Lovers. Doon tayo magpo-focus sa relay driver. So, ito na, mag-voltage bias na tayo. So, point 2 mga ka-G-Lovers. Point 2 yung una. Point 2. Point 2 volts. Okay. Another point 2. So, yan. Pasensya na kayo. Medyo natakipan ko. So, ayusin ko lang. Point 2 naman. So, pasensya na kayo. Medyo natakipan ko ng kamay. Ulitin ko na lang ulit. Nabulol pa ako. So, point 2. Point 2. Point 2 volts. So, yung pinakalas natin, 0.2 volts. So, ibig sabihin mga ka-G-Lab, okay yung bias natin. So, wag na natin galawin yung mga drive natin dyan. Yung pre-drive transistor natin, pre-drive resistor, mga capacitor, drive transistor, drive resistor, wag natin galawin. Dito tayo magpo-focus sa relay driver. Kasi, may posibilidad dito yun sira niya. Kaya hindi siya nag-switch on mga ka-G-Lab. So ibig sabihin, check na yung voltage bias natin. Okay na yun. Check na yun. May check na yun. Okay na yun. So dito tayo, mag-audio test tayo. Talagang malalaman natin na good talaga yung ano natin, yung
biasing o yung amplifier natin good. Dito lang tayo may problema sa drive ng relay. So i-bypass natin. Dito yung ground. Yan yung GND natin, yan yung ground. Dito yung left and right, pero i-bypass natin. So ang kabit natin dito na sa hindi pa dumaan ng relay. So diyan tayo magkakabit. So una natin, testing natin muna una. So diyan tayo magpo-point ng audio testing. So basically gagamitin ko na lang pag audio test ay yung daliri ko na lang mga ka-G-lovers. So tingnan niyo maigi mga ka-G-lovers kung paano ko siya i-bypass muna, hindi ko padaanin sa relay. So yan, sinulda ko muna yung ground. Tapos yung speaker natin, ikabit na natin dito. Yan, dito sa galing ng amplifier. Main amplifier circuit natin na hindi pa tawag yan, hindi pa lumabas ng relay. So, plug in ko mga ka-G-lovers. So, mag-audio test tayo. So, sana nakita nyo maigi yung pag-bypass natin para malaman natin kung good talaga yung main amplifier dahil good yung bias natin. So, napapakinggan nyo mga ka-G-lovers. Okay yung audio natin. Yan. Ibig sabihin, good talaga yung bias natin at yung amplifier circuit. So, next natin ay lagay natin dito sa isang channel na naman. So, bypass ulit tayo mga ka-G-lovers. So, ayan na nga mga ka-G-lovers. Ibig sabihin, good yung left and right channel natin. Okay yung main amplifier circuit natin mga ka-G-lovers. Okay yung biasing natin. So, good na yung audio test natin. Good na yung bias natin. So, okay na. So, ibig sabihin, kahit ang tone control natin ito, good. Ang problema talaga mga ka-G-lovers ay dito sa relay driver. So, dyan tayo magpo-focus. Okay din ang input nito. So, isa lang talaga ang sira natin mga ka-G-lovers. Dito sa relay driver tayo magpo-focus, mag-aayos. So, yan. Kita nyo naman, okay, malinaw siya. So, testingin natin ulit doon naman sa kabila. So ayan na mga ka-G-lovers, kumpirmado natin na okay yung amplifier circuit natin. So at kumpirmado natin na sa relay drive tayo may problema. So ayan na. So next natin gagawin ay i-check na natin yung relay driver. Yung mga parts niya dyan. Tapos yung supply niya dyan. So ito guys, ito yung ano natin, relay driver natin. So ito pala yung sinasabi ng may-ari na para may umusok. Kita nyo yung isa. Yun, lumubo na. Lumabas na yung parang itim niya. So ito yung IC niya. Drive IC niya ng relay. So, papalitan natin tong dalawang nasa unahan na maliit na kapasitor. Yan. Yan, magkatabi na yan. Palitan muna natin. Tapos, testingin natin kung mag-switch yun na yung relay. So, nakita nyo yung step by step kung paano ko siya trinoubleshoot para mapapadali yung pagto-troubleshoot nyo o pag-aayos nyo. So, inuna natin ginawa, nag-check tayo sa voltage bias, good yung voltage bias.
Tapos nag-audio test tayo by bypassing natin yung relay. Good yung audio natin, ibig sabihin good yung circuit natin sa amplifier sa main. So dito tayo na kakuha ng sira dito sa relay driver. Hindi siya nag-switch on yung relay dahil may tama yung relay driver. So hindi lang puro sa biasing tayo, kasi pag may problema talaga sa drive natin sa biasing o sa main amplifier circuit, magpa-protect talaga yan, hindi yan mag-switch on yung relay. So ngayon naman, kaya hindi nag-switch on yung relay dahil sa drive natin, sa relay drive natin mismo. So ito yung 4.7 microfarad 50 volts. So lumubo na siya, sumabog na yata. Yan yun siguro nakita ng may-ari na umusok. So kunin pa natin yung isa para sigurado tayo. Pero nandito. So itong isa naman ay 47 microfarad 50 volts din. So papalitan lang natin na ito, tapos iti-testing natin mga ka-G-lovers. So sana nagigets nyo yung ginagawa ko. Pa-comment na lang sa baba mga ka-G-lovers kung nagigets nyo yung sinasabi ko sa inyo. Umalinaw yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, para naman malaman ko kung okay yung mga tutorial ko para sa inyo mga ka-G-lovers. So tinanggal ko muna yung speaker natin. So magpo-promote lang ako ng aking video mga ka-G-lovers. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe naman kayo and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga bago nating tutorial o mga technique o trick natin sa pag-aayos ng electronics na mga gamit natin. So hopefully sana pa subscribe and pahit ng notification bell. At pahit na rin ng like button natin dyan mga ka-G-lovers, para lagi tayong ganahan gumawa ng mga video na pakipakinabang. So ito na mga ka-G-lovers, meron na tayong bagong capacitor. Palit na natin to. So ayan na, ipapalit natin to. So i-speed ko lang mga ka-G-lovers at mag-shoutout ako. So special shoutout muna tayo kay Renante Vargas. So birthday niya daw sa Sunday. So advance happy birthday sa iyo, idol. So pam Negros Occidental siya. So shoutout tayo kay Yudol Bascon. Shoutout tayo kay DMP23 Vlog. So shoutout tayo kay Jan Hernandez. Shoutout tayo kay Reno Lotero. Shoutout tayo kay Roderick De Los Santos. Shoutout tayo kay Gis Velasco. Shoutout tayo kay John M. Gaming. Shoutout tayo kay Michael Rosales. Shoutout tayo kay Andres Junior Carreso. Shoutout tayo kay Henry Kaotibir. Shoutout tayo kay Jason Palaruan. So shoutout sa inyo mga ka-G-lovers ko dyan. So ito na nga, nakabit na natin yung dalawang kapasitor natin mga ka-G-lovers. So titestingin natin yung relay. So hindi nag-switch on yung main
relay natin. Yung dalawa lang, yung A and B na relay, yun lang nag-switch on. Itong main na to, to hindi siya nag-switch on. So may problema pa mga ka-G-lovers. So next natin gagawin, kasi may posibilidad ito na ang sira niyan, yung drive IC ng relay. So tatanggalin natin at actual natin papalitan para malaman natin kung yan na ba talaga yung sira niya, mga ka-G-lovers. So i-speed ko lang. So magpo-promote ulit ako ng aking channel. So pa-subscribe na lang mga ka-G-lovers. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, impahit ng notification bell para updated kayo sa mga bago nating tutorial, tricks at mga tips. So ito yun na yung drive IC niya. Ito na yung bago natin. C1237. C1237. So yung isa sira, ito yung bago, yung mahaba ang paa bago. So kabit na natin para ma-actual natin, matest kung siya na ba talaga yung pinakasala rin. So natanggal na kasi natin yung kapasitor na lumubo o sumabog. Pag test natin, ganun pa din, hindi nag-switch on yung relay. So may posibilidad ito yung sira niya, yung drive ng relay natin. So resolder ko lang, tapos testingin natin mga ka-G-lovers. So stay tuned lang. So ayan na, ititest na natin mga ka-G-lovers. So nakita nyo naman mga ka-G-lovers, nag-switch on na yung relay. Oh, kita nyo. So ibig sabihin okay na yung drive natin ng relay. So IC at yung mga kapasitor ang sala rin natin. So ikabit na natin yung mga connection niya, tapos itetest na natin yung audio niya o yung music niya, yung sound. Magsa-sound test tayo mga ka-G-lovers. So ikabit na natin yung mga speaker. So habang kinakabit ko to mga ka-G-lovers, pa-promote ulit ng channel ko. So kung napadaan ka at hindi ka pa naka-subscribe, pa-subscribe naman at pahit ng notification bell para updated ka sa mga bago nating tutorial, tricks, tips, DIY tungkol sa electronics. So pa-subscribe na rin at pa-hit ng like button natin dyan para lagi tayong ganahan gumawa ng video. So ayan na nga, testing na natin to ng sound. So ayan na nga mga ka-G-lovers, so okay na, may sound na siya. So thank you very much sa lagi yung pagsubaybay sa aking channel. So, thank you. Maraming salamat.